wall po. What does it do? Ito nagbablock po ng mga unwanted internet traffic papasok dito. Thank you po. Thank you. Ayan po sila. Oh. Atay, huwag kang magpaulan! Kuya! Yan po ang ginagawa nila kasi lalagay po sila ng connection para yung internet dyan sa school. Kasi po medyo malayo, nasa lupa po ay magkaroon ng mas malapit na pagkukunan ng signal dito sa chapel. Lord, thank you. From the chapel, pumunta po ako dito kasi nandito yung manager ng bangko na kung saan ipideposit natin ang ating mga pera. Pero sa ngayon, yun ang problema, wala mong pera. So ang ating finance officer po, Sister Remy. Sister Marlin! Sister Marlin ang magkukutkup sa akin. Sister Rosalyn, Ma'am Kelly. Para po, makapag-open na po tayo ng bank account. Maraming nagtatanong kung paano sila makapag-donate. So, please nga po, makapag-donate po kayo. Ipa-flash po natin sa screen natin. Kung tayo mag-imisa kung ano yung magiging bank account natin. So, thank you, Lord. Eh, kayo. Ito po, nagkakapirmahan na. Ayun na, parang dangong ide-deposit, ha? Mga 20 lang pala. Bali po, dalawang account po ang i-open natin. Isang account para sa construction. Yun po ang makikita niyong account sa ating mga live stream screen. Tapos po, may isang account din para sa parish fund. So, yun po, maghihiwalay po. Ayun na, oh, timo, may pauna na pala tayo. Nabilang na po natin ang mga pera. Bilang na po yata. Oh, okay. Kasi nagmimisa rin po sila dito eh. So, ito po yung mga nakolekta po nila. So, salamat po, Father Dennis, sa pag-turnover po nito. Maraming salamat po. Maraming daw pasibala po. Ito lang po ngayon ang ating kolekta, pero positive na po kami, pag si Fidel na po, at lalago ang ating kolekta, at si Father naman po ay inaasahan namin sa lahat dito sa ating kwasay. Ang balik naman po ay siksik, liglig, at umaapaw. Oh, wala po, ano, positive po. Positive po kami dahil kay Father Fidel. Alam ko, may comments yan. Thank you. So nakita niyo na po yung chapel, ayan. At yung mga balaki natin sa chapel. Ang tanong, saan ako stay? Kasi wala pa kumbento. In fairness po sa ating kapatid na pare si Father Benny Estuniano, kasi po ito ay sakop ng kanyang parokya. Pwede talaga akong pumisan sa kanya. At welcome na welcome po ako. At tundang ulit yata na, dun ka, welcome ka, alagaan kita. Pero sa ngayon po, sa naging meeting din po namin ng mga tao, nakiusap sila na kung pwede, dito na lamang ako. In fact, sabi nila, Father, kukup-kupin ka namin isang araw, isang bahay. Ay, mahirap naman po yun. Nangako na lang sila na magbibigay sila ng pagkain at least isang meal sa buong araw. Malaking bagay na yun. Pagbigyan ko lang daw po sila na dito na po ako magstay para masanay na po kami na bubuo ng parokya. Dito po, nakiusap po ako sa madre at pumayag po sila pasamantala magstay ako. Tingnan natin yung ibibigay nilang room para sa atin. Sige, tara. Ito po ang kanilang spirituality center. May ano ba dito? Maraming tao ba dito? Marami din. Ah, marami din. Okay. Maraming pumupunta. Maraming pumupunta. Eh, mumu. Meron. At dito tayo dyan. Kaya pala natakot ako dito. Oh, spiritual center ako po. Anyway, tara po. Tara po. So dito po tayo sa ipapahiram na room sa akin pasamantala. Okay, ay ito po. Okay. Okay na yan? So, ito po yung pinakamayram sa akin. Ito yung room natin. Okay, salamat po sister. May window. May window, tapos ang makikita mo hindi. So, wala kayong mananagal din. Kumakagano din eh! Tutulog ako! Minsan. Ano ba, sister? Ano man? Yun na, yun naman eh. Ano ba ako? Tatapos din ako. So, aircon tayo dito. Oh, hindi siya sagaran. Yung wall. Eh, sister, si Yan. Si Yan. Oo, malayo. Oo, malayo. Hindi naman gano. Kasi school nga po ito eh. So, dito tayo. Last rooms. Ito po ang CR.
Yan, at least, oh, dalawa pa. Magkahiwalay ang ating CR at saka pareho may toilet system. Yun lang! Yun lang, sister! Usually, napipi ako mga 2 a.m. So, nagaalam ko dyan. Naku! Paano kaya yun? E paano pag tumataan ako ngayon? Paano pag ganun, sister? Hindi na ako mahihihihi dyan! Hindi na lang ako sa may pintahala! Sir, sino ko kumuha naman nito? Sino ko kumuha naman ng isang paa? Papalitan na lang natin. Anyway, okay na to. Just nag-iisa naman ako dito. Bola lang yan. Bye-bye! A few moments later. Hello po mga ka-TLC na crowd. Masaya may nasaya ako kasi papaalis na po talaga ako eh. Hinabol lang po ako ni sister tapos sabi niya, huwag ka na dun. Maliit dun at masyado malungkot ang buhay dun. So, tayo po tayo ng mga madre ng 4-story. Ito ang magiging kumbento ko. Ako lang po halos ang labad yan. Kasi po, di po ba, pandemic pa. So, online classes pa. So, wala po talagang gumagamit niyan. So, dito po ako, papahiram po sa akin ang isa sa mga offices dito. Tingnan po natin. Tara! Wala nang malananggan. At, meron ang sariling CR. Hello, sister! Father! Father, no? Ito, dito. Opo, alisin lang. Oh, thank you. May CR ka, sister, di ba? Salamat. Sir, sister. Magkatakabait po ako araw-araw. Sabihin po kayo, sister Marlon. Thank you very much. Thank you, sister. Yan po, pasalamatan po natin ang Our Lady of Lazalet Sisters. Sila po hukup-hukup sa akin ng pasamatala. Yun, hindi lang ako makaka-receive ng mga visitors kasi private po ito. Salamat po, sisters. Ayusin po namin yung kumbento sa lalong madaling panahon para makahiwalay din naman ako. Salamat po, sister. Thank you po. Thank you po. Nagtupad na ang pangarap ko. Kasi alam po ninyo kung bakit ako nagpare. Ayaw akong payagan ng mga magulang ko mag-badpe. Hindi, seriously, nandun po sila. Yun, malayo po ang mga convent ng mga sisters. So, malayo po. Hindi po magmimingle lagi. Ako po ang magpo-provide ng pagkain para sa sarili ko. Ako po ang bahala doon. So, yun. Tuluyan lang po talaga. Mag-share po ako sa kuryente at saka sa tubig. Thank you. Sister Karen. Salamat! Thank you. Salamat po sa inyo. Ipagdasal niyo po ako sa bagong pansamantalang tahanan nito. Nakakatuwa kasi mula pa kanina, parang everything is falling into its proper place. Aww. Hindi ko iniisip na ganito. Hindi ko pinaplano. Actually, bago yung lahat na ito, may takot, may pangamba. Pero, nakita niyo ang Diyos ang nagpo-provide. Dumarating yung mga tao para tumulong, para mag-provide. Hindi mo hinihingi. Hindi ko ito hinihingi kay sister. Hindi ko sinabing, sister, sana dyan po ako sa maayos-ayos na kwarto, sa hindi nakatatakot na kwarto. Hindi. Nilaisip nila na dito na lang ako. So nakita niyo, yung mga nag-ayos ang internet po natin, Hindi ko kilala yun. Bigla na lang may mga nagsasabi, Father, nagpo-volunteer kami, tulungan ka namin. Gawin natin ang paraan yan, yung problema mo sa'yo. So, thank you very much. Napakagandang simula. Lumalakas ang loob ko. Kahit wala pa tayong simbahan at kumpen. Thank you very much. Thank you, Lord. Thank you sa lahat. Oy, thank you sa nag-video sa atin. Anak, ang pangalan mo? Oliver po. Thank you, Oliver. Thank you. Thank you din po, Father, dahil po sa inyo naging Katoliko po ako. What do you mean? Ako nagbinyag sa'yo? Hindi po, Father. Akala ko gano'n lang ako. So you mean, nasa tungko ako, nagsisimba ka, hindi ka pa Katoliko? Hindi pa po, Father. Oh, kaya? Pero sinabaybayan ko po kayo, and then from that po, nagpa-convert po ako bilang Catholic. Oh. Ay, Lord, thank you. Thank you dahil kahit ganito ako, kahit loko ako, ginagamit mo akong instrumento para sa mga katulad ng batang ito na maging Katoliko at maraming mga Katoliko ang magstay na Katoliko. Hopefully, through my simple efforts, Lord, at sa mas malaki mong biyaya, marami pang mga katulad ng batang ito at maraming Katoliko na manatiling Katoliko. God bless! Thank you, ha? Salamat! Thank you, Father.
Pinangalaan po namin ang aming group mission, yeah? Team Lazlet. So, maraming